must not lean. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At suma iyo rin. Ang ating banal na misa, gininto ang pagkakataon upang tayo tumanaw ng utang na loob sa mga binubuhos na biyayang ipinagkakaloob sa atin, sa ating pang-araw-araw na buhay. Ginugunita natin si San Pedro Claver, isang banal na pari. Ang kanyang paglilingkod, siya po ay sa mga alipin sa Afrika. Nakita niya si Kristo sa mga may itim na tao. Nakita niya si Kristo sa mga alipin, ang mga taong hindi pinapahalagahan ng lipunan, doon niya itinaya ang kanyang pagkapari. Mga kapatid, aminin natin ang ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang liwanag para sa mga nananalig at tagapangasiwa na mga nabubuhay sa lupa at sa langit. Pinamahala mo si San Pedro Claver sa iyong sambayanan upang pakanin ang iyong mga tupa at akayin sa pagkauliran. Ipagkalo mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na matapat naming maganap ang itinuro niya sa pagsasalita at masundan namin ang ipinakita niyang halimbawa sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itinanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitin sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiang. Sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin ang poon ng mga nilalang. Kayong lahat na may buhay, papurihan ang may kapal. Mahalan natin ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway. Gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo. Pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo. Idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabad, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nang hihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa iyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umibig sa inyo, ano ang gantimpala na inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawin lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ang mga taong inaasahan ninyo makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makakabayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawa ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan. Sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik, diglig, umaapaw pa ang ibibigay sa inyo sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay ring gagamitin ng Diyos sa inyo.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Sa abot ng ating makakaya, sa bukas loob at kagustuhang mapaligaya ang mahal na Birhen, meron tayong espesyal bukod-tanging pamamaraan upang ipadama hindi lamang ang pamimintuho o paggalang, kung hindi ang ating tumatanaw na utang na loob sa pag-aaruga, pagkalinga, pangangalaga ng mahal na Birheng Maria sa ating buhay. Ang ating mga pagbasa, mabigat na turo ng Panginoon. Ibigin ang iyong mga kaaway. Sinampal ka na sa isang pisngi sa kanan, ialok mo pa yung kabilang pisngi. Kinuha ang iyong balabal, ibigay mo na rin ang baro mo. Mahirap pong turo ito sapagkat hindi normal, hindi natural ang kagad magpatawad. Kung tayo'y nalamangan, kung tayo'y may masamang ginawa sa atin, pag gusto natin kagad na may retaliasyon, paghihiganti, yun ang ating ugali, kagad-kagad na ugali. Tayo po'y pinapaalala ng Panginoon sapagkat tayo'y mga makasalanan at humihingi tayo ng tawad sa Kanya. Gusto natin mapabilang sa mga hinirang, sa mga pinili. Marami tayong atraso, marami tayong pagkukulang, marami tayong kasalanan sa Kanya. Sinakta natin ang Diyos at tayo naman ay pinatawad Niya. Papasalamat tayo. Kaya lang, ang kalakip nito, kung gano'n tayo pinatawad ng Diyos ng lubos-lubusan, ay hinihingi sa atin magpatawad din tayo sa ating kapwa. Yun. Ang Diyos mabait. Ang Diyos ay kagad. Ang Diyos ay Diyos. Ito ay buhay natin, proseso ang pagpapatawad. Yung iba mabilis magpatawad, yung iba medyo matagal bago magpatawad. Hindi naman ito kagad-kagad. Ito ay proseso sapagkat yung ating nasaktan tayo, naargabyado tayo, tayo'y nagdadasal. Hindi natin pinapairal yung tendensiyang gumanti at pinipigil natin ito. Pinapaibabaw natin ang ibig ng Diyos. At sa panahon, nagkakaroon tayo ng panibagong perspektibo, yung mga sugat ay humihilom. Huwag na natin kakamuti ng sugat. Mawawala yung peklat. Minsan sa panahon ay, ano ba yun? Yung sugat ay nawawala na. Sa panahon ay nagkakaroon ka ng dahil ikaw rin ay nakasakit. Yung ginawa nila sa iyo, nagawa mo rin sa iba. Di ba? Kaya tayo'y sa unang pagbasa din, sinasabi na magpatawaran tayo sapagkat kapwa tayo nagkasala sa isa't isa at maging batayan natin ang salita ng Diyos. Napagnilayan po natin ito, mga kapatid. Nagdadasal tayo ng Ama namin araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala. Tataas tayo ng kamay. Gaya ng, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Marami tayong mga hinihingi. Bigyan mo kami nito, pagkain namin. Pero kasama sa ating mga petisyon, sa Ama namin, modelo ng mapanalangin, ay
yung mga nagkakasala sa atin upang patawarin tayo. Yun lang po. Mag-alay po tayo ng dasal sa mga nakasakit sa atin. Hindi po madali yan. Ipasa Diyos mo na. Kung may pumapasok sa isip mo na, alam mo na, mahilig tayo mga Pilipino sa drama . Diba? Ikaw naman pumipili kung ano pumapasok sa isip mo. Yung mga magaganda, balikan ko yung unang pagbasa, yung mga salmo, himno, awit ng pagpupuri at pasasalamat, yung mga magagandang mga pinapapasok mo, ayun pa, itabi mo na, itulak mo na lang, tanggalin mo na yung mga pag-iisip na alam mo na kung saan tayo hahatakin. May lang po ang payo. Sa tulong ni Maria, muli, pinapahiwatig natin ang ating kasayahan, binabati natin ang happy birthday, maligayang karawan ng ating nanay. Salamat. At ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque, paggalingin po sa tulong ng dasal po ninyo. Nawa po, tayo po ay mga kaaway, patawarin, ipagdasal, ipasa Diyos. Minamahal kong mga kapatid, bumaring tayo sa Diyos Ama para sa tulong ng ating kinakailangan upang sundin ang halimbawa ni Jesus na nagsasabi sa atin, mahalin natin ang ating mga kaaway. Tugon po natin, Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pinuno ng simbahan, naway magbigay saksi sa kanyang sambayanan sa pamamaraan ng pagpapatawad, pag-ibig, at kapatawaran upang masalamin ang kabanalan ng Diyos sa daigdig. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Yaong may galit at pait sa kanilang kapwa, naway mapagtanto na naghihiwalay lamang sa kanila sa Diyos ang pagsunod sa kanilang hinanakit at suklam. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga pamilyang pinaghiwalay at nahati dahil sa kanilang kawalang bahala sa isa't isa, naway mapanumbalik ang dating pagkakasundo at alab ng samahan. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kapayapaan ng isip na lumago sa pagpapahalaga nila sa kanilang natatanging bahagi ng pakikiisa kay Kristo sa kanyang pagpapakasakit. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ang mga yumao, naway makibahagi sa kapayapaan at kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, bigyan mo kami ng lakas. Ama naming Diyos, alam mo kung ano ang mabuti para sa amin. Tanggalin mo nawa ang aming sa aming puso ang mga hinanakit at basbasan mo ang aming pagsusumikap na mahalin ang lahat ng aming kapwa. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Sa altar mo, ano'y magiging tunay, tumot katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay.
ay sisimla ang alak at tinapay ay bebendisyon na ano'y magiging tunay tugom at katawan ito'y aming tatanggapin sa manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Pedro Claver ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol. Kaisa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi may simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat mapumanaw. Ipagdasal natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos
Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Pedro Claver, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
pagsasaya, apostol na dose. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Pedro Claver sa iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na kayo narito pa sa daigdig. Maraming gumaling dahil sa pagkantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos yaring aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan. Mahal na po ang Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan niyo ang kanang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon nito na way maalala nilang mga pangako na sa binyag. May kaluibingan at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, alam mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sa gisang ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarang Padre